Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit kami sa Palazzo Verde dito sa gilid ng Dang Reyna. So for this video naman po, so ipapacheck naman natin itong rigid FTV ni Idol Jiro Nada. So i-check natin kung ano yung mga parts na naka-install dito sa kanyang rigid FTV. Kaya mag-start na tayo. So Idol Jiro, no, before tayo mag-start, tanay muna kita, ano yung intended purpose mo dito sa iyong rigid FTV? Pangisayo po. Naglalaro din ka pa ng crit? Opo. Naglo-long ride? Opo. Yan, so may pagka-multipurpose to, no? So next question naman, bakit ka nag-opted ka sa rigid MTB, hindi ka nag-opted sa road bike? Kasi ito pa yung mura eh. Sa... Ayun, pag-assemble kasi mas affordable yung rigid MTB kaysa doon sa road bike, no? Yan yung mga reasons niya, no? So mag-start na tayo, Idol, sa XC Hardtail mountain bike frame mo. So anong brand at model ito? Maxstar po. Yun, Maxstar. So sa tingin ko, ano to, no? Yung buong bike nito dati, naka-suspension fork. Build bike to, no? Tapos in-upgrade mo lang ng mga yan, rigid port tsaka yung mga bang parts. So ito nga is aluminum 6061. Then pang 27.5 ito. Then ang size nito, size medium or size 70 naman. Then ang head tube nito, pang tapered ba to? Tapered? Yan, pang tapered daw ito. Then ang cable routing naman ito sa FD tsaka sa RD, internal. Pero sa rear brakes, external. Ang bottom bracket cell naman ito ay para sa BSA threaded. Then ang seat tube nito ay para sa 31.6 no, millimeter diameter na seat post. So may nakikita kayo mga ganito, no? Mamaya explain natin kung ano to. Then ang dropout naman nito is pang quick release. Then ang disc brake caliper mount naman nito is post mount. So next naman, tingnan natin yung kanyang MTB rigid fork. So ang nakalagay daw dito na brand is InSpeed. InSpeed HF3 na universal size or one size fits all. So ito is aluminum 6061 din. Then ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito. Ang steerer tube nito is straight, no? Non-tapered. Yan, naka-install, ano, naging compatible lang ito sa head tube ng ano, yung tapered ng Maxstar dahil sa may na-install na ito na adapter. Ang dropout naman nito is pang quick release. Then ang disc brake caliper mount din naman ito is post mount. So next naman, Idol, sa cockpit na mountain bike mo. So mag-start po na tayo sa handlebar. 720 po. Na lapad. Anong brand nito? Ayun, nakalagay daw dito is Trubative. Ayun, Trubative XR na aluminum 66 triple batted. So, yun yung sabi mo kanina, 720mm ang lapad nito, no? Then ang diameter naman nito is 31.8mm. So, kung titignan natin yung hubog nito, ito ay straight bar na may konting back sweep. So, next naman, Idol, malamang unbranded tong ano mo, no? Silicone handlebar grips. Opo. Ayun, unbranded daw ito. So next naman, itong kanyang stem, ito yung wake, wake na aluminum. So ang nakalagay na haba dito is 110mm, then ang angle nito is negative 17 degrees. So next naman, itong kanyang tapered na headset, ito yung Ragusa seal bearings, no? Yan, seal bearings. So next naman, itong kanyang seat cam, stock ba ito ng ano? Stock to ng Maxstar? Apo. Stock daw ito ng Maxstar. So ito is aluminum. Quick release type, then ang diameter naman nito is 34.9mm. Yan, so mamaya malalaman natin kung para saan to, no? So next naman, ito kanyang seat post, ito yung lunch na aluminum. So ang haba nito, tinanggal namin to kanina, ang haba daw nito is 400mm. Then ang diameter nito is, ano, no? 28.6, no? Ayan, 28.6. So dapat kasi, ang seat tube na para dito is 31.6. Pero ito is 28.6. So masyado to. Kung tutuusin, hindi dapat mag-fit dito. Masyadong malaki yung butas nito para dito sa lunch na to. Pero since nalaglagay siya ng ano, DIY na adapter. DIY na adapter. Ikaw ba gumawa nito? Anong material is to? Yung ano po, sa leche plan. Yung aluminum sa leche plan. Ayun, no? Mautak, no? Padiskarte pala to si Idol. So ito pala yung ano, yung container na nilalagay na leche plan, ginawang DIY, no? DIY na adapter. So ito ay may setback ito na may single bolt clamping system. So next naman, ito kanyang saddle, ito yung road nado. Ayan, road nado na saddle na may butas sa gitna. Then medyo matigas, no? Manipis lang kasi yung foam pero flexible. Ayan, medyo flexible. Then ang railings nito ay steel. So next naman, Idol, sa drivetrain setup ng mountain bike mo. So mag-start muna tayo sa shifters. Shimano po ito. Ayun, so pagkatanda ko, itong itsura na to,
una ko tong nakita noong year 2011 nung nag-inassemble ko yung aking ano no, yung Vision Pursuit ko. Ito yung alam kong si Mano ng series dati na rapid fire, no? Rapid fire na tinatawag kasi combo shifter to eh. Pagkasama na dyan yung shifter at saka yung brake levers, no? Parang STI ng ano, parang STI sa road bike. So parang ito yung STI sa, parang lang naman, no? Yung function parehas kasi magkasama na yun. So ito yung parang STI sa MTB. So ito is 3x na pang 8 speed. Yan, so next naman itong kanyang MTB crank. Ito yung Aerowick, ano to? XC3 ba to? Double X ba to? O XC3 lang talaga? XC3, pagkabasa ko eh. Aerowick XC3 na Halotech. Then, Aerowick din ito, di ba? Itong Halotech threaded bottom bracket, ang nakalagay dito is BB51, nakalagay dito. Anong haba nito, Idol? 170? 170mm ang ano, crank arm. At ito, 104 BCD. Yan, ano to? Pang 1x lang ito, di ba? Yan, pang 1x lang ito. Isa lang kasi yung mount. Wala kasing 64 BCD na pang granny, no? So, ito is pang 1x talaga. Next naman, ito kanyang chain ring. Ito yung snail. Snail na round, 1x narrow wide na rounded. So, ito is 104 BCD rin. At ito ay 42T. Ayan. So next naman, itong kanyang road bike lipless pedals, ito yung Shimano R540. So next naman, Idol, ano naman yung chain mo na pang 8-speed? Ayun, Shimano Hyperglide na pang 8-speed. Ilalagay ko na lang sa screen ko na yung model na to, no? Ano yun, nangangalawang na. So next naman, ano naman yung brand ng ano mo? Yung cassette sprocket mo na mountain bike? Local pa. Ah, Venus ba yun? Apa. Ayun, Venus. Yung nasabi kanina eh, Venus eh. So, 11 teeth yung pinakamaliit. Tapos 2080 yan nakalagay oh. 2080. Ayun, 2080 yung pinakamalaki na 8 speed. So, next naman, ito kanyang rear derailleur. Rear derailleur, ito yung Shimano Alivio na 9 speed to, di ba? Pang 9 speed talaga to, pero tune up to sa 8 speed, no? Yan. So next naman sa wheelset ng mountain bike mo, so mag-start muna tayo sa tire. Back start din po. Ah, Maxxis? Maxxis po. Ayun, Maxxis daw. So tingnan natin yung ano, brand model. Ito daw yung Maxxis Space na 27.5x1.95 na wirebead. Wirebead to, no? Okay. Wirebead na XC tire. So next naman, itong rims na to na pang 27.5, ito yung stock ng Maxstar. So ito is aluminum double wall, 36 holes, no? 36 holes. So next naman, ito kanyang smoke sinipers, stock din to na Maxstar. Apo. Na steel, no? So nakikita ninyo na may mga bakante butas kasi nga kinonvert to, no? Kasi yung hubs nito pang 32 holes. So tingnan natin yung hubs nito, no? So ito is Maxzone. Ano ba yung model nito? Maxzone. O Maxzone lang talaga. Tingnan papabuhat niya. So ito is ayun, Maxzone, Maxzone stroke 1.0. So ilang pounds itong hubs mo? 6 po. Ayun, 6 pounds. Kasi type of free body, at ito ay seal bearings. So i-check natin yung tunog nito pag naka-free wheel. Yan guys, so yan yung tunog ng Maxzone stroke MPD hub kapag naka-free wheel. Yan, okay na, no? So, last na lang itong sa brake set ng kanyang mountain bike. So, yun nga. Ito yung levers nito. Ito yung sa Shimano ng series, no? Yan na, ano to? Mechanical na cables ang ginagamit. Hindi to hydraulic. So, next naman, iusog natin to. Kasi maputik. Magagali yung pitch. So, tingnan natin yung mechanical disc brake calipers. So, ito is Ragusa R100 na, ano to? Single piston, no? Yung single piston. So last na lang, itong kanyang disc brake rotors, ito rin yung Ragusa R100 na 160mm ang diameter both sa front at saka sa rear. Parehas din na fixed type and bolt type disc brake rotors at saka idol, kulang na yung isang tornilyo. Ayan, walang isang tornilyo. Lagyan nyo yan kasi delikado yung preno yan. Baka mamaya matanggal na yung rotor. Yan, so idol, ano, idol zero. Magkano yung total estimated na gas mo dito? Ano yun? Upgraded na yun? Pero magkano yung stock nito na binili mo? Yung naka-suspension port? 7. Ah, 7,000. So maliit lang naman yung ano, gasto sa upgrades, no?
Yan guys, no, yan yung ano, yan yung Maxstar, yan Maxstar na rigid MTB ni Idol Gilbert. Jiro. Nada. Yan guys, no, na-bike-check na natin tong Maxstar rigid MTB ni Idol Jiro Nada. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang mountain bike, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol Jiro, mag-shoutout ka na. Shoutout po sa NCR Cycle. Yun lang. Yeah, thank you, ah. Yan guys, ah, maraming salamat sa panonood sa aking video. Don't forget na i-subscribe ako sa YouTube channel. Pakiclick na lang yung bell notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, ah, maraming salamat sa inyo. And ride safe po sa inyo.